Magandang oras po muli sa inyo mga katribo. Narito ang inyong ifugaw cowboy, ang magsasakang OFW. At syempre, narito na naman tayo sa ating pong munting hasyanda na matatagpuan dito po sa Saudi Arabia. Ayan, yung ating pong mga halaman ay buhay na buhay pa kahit na nagsasummer na. Subalit, sa bawat video na ating gagawin, ay meron po akong ipapakita sa inyo na may kinalaman pa rin dito po sa atin pong paghahalaman. At ang gagawin po natin ngayon ay ang yung atin pong paggawa ng compost na gamit po itong atin pong mga halaman na talagang ayaw ng mamunga. Kaya kailangan nating tanggalin upang huwag niyang ubusin yung pataba ng atin pong lupa. So, magsasummer naman na. So, walang pag-asa. Kahit mamunga yung mga halaman na ito ay malalanta din pagkatapos ng ilang mga araw. So, ayan po mga katripo. Ang tinutukoy ko ay itong ating kamatis. Sapagkat hindi natin napabunga, ay aalisin na lang natin at gawin natin na compost. At ang ihahalo po natin dito ay yung ipot ng kalapati na atin pong naipon. So, ang una po natin gagawin dyan ay putulin natin at ipunin. Kasama yung mga damo na makita natin sa paligid. Mga damong gala. Ay isasama po natin sa atin pong gagawing pagkukompost yan. Yan po yung ating kamatis, berdeng-berde siya. Subalit sa paghihintay ko na mamunga, naplayan ko na ng FFJ, o itong ating fermented fruit juice. Pero parang hindi yata tagbunga ng kamatis ngayon dito sa Saudi Arabia. Okay. So, ayan. Patuloy po sa pagputol o pagharvest nitong ating kamatis. Pagbunot. Yan. Sama na natin yung ibang mga gulay, yung mga alugbati na hindi na rin mapapakinabangan. So, kaysa naman sa itapon na lang natin sa tabi-tabi ay bilang organic gardener o ito, ginagamit natin yung organic farming, ay kailangan natin na maging resourceful sa atin pong mga gagamitin mga pataba. Kaya sa halip na bumili tayo, ay tayo na lang ang gagawa gamit ito pong atin pong mga halaman, yung atin pong mga pinagharbisan o yung mga halaman na talagang hindi na mapapakinabangan. So, ito po ang technique nating sinasagawa ng upang tayo makapag-produce ng mga pataba o matabang lupa na ating gagamitin sa atin pong pag-gardening. At dahil papasok na ang summer at malapit na nga, ilang alam lang mga araw lang ay Ramadan na dito, ay talagang mainit na ang panahon. At maghihintay tayo ng ilang buwan bago tayo magtanim ulit. Kaya kakunin natin yung pagkakataon na yon na makapaggawa ng mga lupa na atin pong gamitin na pataba. So yan yung atin pong mga naipon. Mayroon tayong mga damo. At katunayan ay kilala ninyo yung ibang mga damo dyan. So, eto na. Ang next na step natin pong gagawin ay kailangan nating tagtarin o i-slice itong atin pong mga na-harvest na mga halaman. Yan. Kung bakit po natin i-slice ay para mas madali yung kanyang decomposition upang magamit po natin sa atin pong paghahalaman o itong magamit nating pataba dito sa ating mga halaman. So ganyan lamang po, maging maingat lang sa pagtadtad niyan. Itong atin pong si Fugaw Cowboy ay eksperto diyan kasi noong bata po ay talagang yan na ang trabaho. Nagagayat ng mga gulay-gulay, mga halaman na pinapakain sa mga baboy na amin pong alaga noon. So, ayan. Tatarin lamang na medyo pino
para doon po sa paghahalungkay natin doon sa ating pong compost ay magiging madali. At sa napansin ko ay mas madali ang decomposition nga kapag ganyan na nagayat yung ating pong magagamitin na halaman. So pagka hinahalo natin yung ating pong mga compost, kasi kailangan haluin yan, ay hindi po maging sagabal kasi nagayat natin ang husto, kaya magiging maayos yung kanyang pagpuesto dun po sa ating compost bin o itong compost box. Yan. So, yan po. Pagkatapos nating magayat ay isasama na natin yung ibang atin pong mga sangkap. Sapagkat ang atin pong gagamitin ngayon ay ito po nga, itong ipot ng kalapati, at hahaluan natin ng mga ginayat na papel kasi wala tayong nakuha na tuyong mga dahon. Pero kung meron kayong mga tuyo na mga dahon na makuha ay okay rin yun. Ito ay pinaka-carbon. At ito na nga yung atin pong mga papel na ginayat. Meron tayong na-collecta na ganyang papel. So yan pong gagamitin natin. At dahil mahangin ngayon ay binasa natin ng konti para hindi liparin ng hangin kapag ating nang ihahalo dito sa atin pong paggawa ng compost. Yan. So ayan po yung ating ginayat na papel, medyo konti nga lang pero okay na yan. At isusunod na natin yung atin pong mga ipot ng kalapati. Kung hindi pa ako napunta ng Saudi, hindi pa ako makaipon ng ganitong karami na ipot. Yan po ay kinuha sa aming pong planta. At ito po nga pala ay mega shout out kay Aldrin Biato Naldosa. Ito po ay isang atin pong kaibigan na siya ang nagpakolekta nitong mga ipot na ito sa kanyang mga kasama na naglilinis doon sa kanilang planta. So yan, kita po ninyo ay supot-supot yan. At kanya namang idinunate dito sa atin pong garden para magamit natin sa paggawa ng pataba o pagpapataba dito sa atin pong gardening. Kung bakit po natin na ginagamit ito o sinasabay sa atin pong pag-compost itong ipot ay dahil delikado pala ito sa atin pong mga halaman. At gagawan ko ito ng hiwalay na video para ma-inform natin yung ibang ating mga kasama na nag-ahalaman sa kasilanan o magiging na maselan itong ipot na gamitin pataba. So mega shout out sa ating pong kaibigan na si Aldrin Biato Naldosa. At kung meron pa kayong gustong makita sa kanyang channel ay search lamang ninyo Aldrin Biato Naldosa at malalaman naman ninyo yung kanyang mga pinapalabas na video. At mag-subscribe tayo doon para updated na rin tayo sa kanyang mga pinapakita. Ayan, haluin po mabuti mga katribo. Yung atin pong pagbasa ng tubig ay konti-konti lang sapagkat hindi naman maganda kapag sobrang basa ito pong ating compost. O kumbaga ay malulunod din yung ating pong mga bakterya at hindi sila makagalaw ng mabuti. So yan. Kasi ang gagamitin po natin dyan ay mga bakterya din. At mga natural na pamamaraan ito mga katribo. Para hindi na, para maiwasan natin yung paggamit ng mga chemical. Yan. Pagka binuo natin at walang lalabas na tubig ay okay na yan. Sa atin pong gagamitin na mga box o ano pang container ay kailangan nating butasan. Medyo damihan natin ang butas mga katribo. Doon sa ilalim tapos dito sa side ay damihan natin. Ito ay
medyo pangmadalian itong ating pong video, pero pagkatapos nito ay dadagdagan ko pa ang butas ng mga container na ito. Lalo-lalo na po sa side ay lagyan po natin mga butas kasi kailangan yan sa pagpasok ng hangin. Ang hangin po kasi ay kailangan dito po sa ating mga decomposition. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga materials na nababad sa tubig ay mas matagal na ma-decompose kaysa yun sa mga nakabaon lamang sa lupa o naipit lamang sa atin pong ibabaw ng lupa, ay mas mabilis silang ma-decompose. So kailangan po yung hangin, kaya atin pong lalagyan ng butas o butas-butasan natin yung atin pong mga ginagawang compost bin. Ito mga, pero kung compost pit ay maganda naman na takpan lang natin ng sako at wag yung saradong-sarado. So yan po, punuin lamang natin yung atin pong ginagamit na mga container. At may mga nagawa na po ako, mga compost. At yung iba ay ready na nga para gamitin. Pero patuloy pa rin po natin tayong mag-produce kasi nga meron tayong mga gagamitin, mga materials. So yan. At kasunod nyan ay ilagay lang natin sa isang safe na lugar. Yan. Ilayaran natin sa mga atin pong naggawa ng mga compost. At para huwag itong magalaw, pagkalipas ng ilang mga araw, kahit 2 linggo, ay pwede na natin halongkayin ng konti para naman dun sa pagpasok ng hangin. Para lalo maging aktibo yung mga microbes na gumagalaw dyan sa atin pong decomposition. Yan. So, ito na. Nandyan yung mga nagawa na nating mga compost. Nalungkay natin at meron pa tayong saritong pinapahinok. Pero okay na po ito. Kung kaya natin tinakpan ay ibang klase naman ito. Ito yung tinatawag nilang pag-compost na gamit yung ating mga basura sa kusina. Kaya tinakpan natin kasi amoy melon. Oh, so ayan na po mga katribo, natapos na yung ating pagsasagawa ng pag-compost. At hitay na lang man natin para atin ang magamit sa atin pong mga halaman. At dito po sa ating mga halaman ay ganyan po, mga compost yung ating ginagamit para mapatuloy sila maging masigla at mapakinabangan natin na mas mahabang panahon. So ayan po yung mga ating pechay, meron pa at yung ating cordillera ng espinats. Oh, so ayan po mga katribo. Nakagawa tayo ng ating compost at abangan na lang natin kung ano ang kalalabasan. Napakita ko naman na yung ating ginawa noon 2 months ago. At okay na po siya. Pwede na siyang gamitin. So ganyan lamang po. Ang ating pong mga halaman na hindi na napapakinabangan ay mapapakinabangan pa rin kapag ka atin pong ginamit para sa pag-compost o paggawa ng pataba na lupa. So ang ginamit po natin ngayon ay ipot ng kalapati at ito pong mga papel bilang carbon at yun pong ating mga preskong halaman bilang nitrogen. At yan po ang ating hihintayin pagkalipas lamang ng ilang buwan. Okay, thank you sa inyong panonood at ito ang inyong katribo, Ifugao Cowboy, ang magsasakang boy. Thank you.